Ang General Santo City po ay kilala din sa pangalang Jinsan po. Ito'y nakuha noon sa pangalan ng isang general. Ang Jinsan po ay dating kilala sa pangalang Dajangas. Ito po ay isang uri ng kahoy. Pag narinig po ang General Santo City, mas kilala po ito sa mga tuna products po. Naami daghan kayong factory diria. Manang ginatawag na siya nga boom city tungod kay paspas ang paglago. Ako po si Ricardo Panyares. Kasalukuyang ang hanap buhay ko po ay isang kontraktor. Felipe Gatpaita Jr., ko po ay isang negosyante. Buy and sell po ng agri products tulad po ng kupra, abaka at mais. Jacqueline Kate Tolete, businesswoman. Ang negosyo po namin ay mga medical laboratory supplies. Ako po si Evelyn V. Bindal. Ako po ay nagsusupervise sa mga anak ko po sa call center. Ako si Teresita Montidramos, nagtinda og isda. Ang tawag sa ako dere sa kung magsuri kong isda, sita. Nagpuyo dere sa Katanggawan, General Santos City. Ako si Alexander Saruna. Sa karon ako'y sariling negosyo nga goldsmith nga ana ang karon sa Marang Street, Dajangas South, General Santos City. Ako si Sheila Silerio, na usa ka ESL teacher or tutor online. Ug ang akong mga estudyante kay mga Chinese student. And nagpuyo ko karon dinhi sa syudad sa General Santos, Barangay Bula. Nagdako jud ko sa reliyon nga Katoliko. Ato na, magluhod na sa altar, magrosaryo akong mama. Mga kapatid ko, mga magulang ko ay sagradong Katoliko. Naging isang membro din po ako ng choir sa simbahan po namin. Katunayan nga, during our high school time, nagiging sakristan pa kami. Ang pagiging Katoliko po namin ay malapit po talaga sa simbahan namin noon. Lagi po ka akong dumadalo kapag may maaktibidad. Kapag Holy Week po, kami po ang nagre-representa ng mga sayaw. Tuwing fiesta po, sumasali po kami ng mga sayawan po sa fiesta. Halos isang linggo, dalawang beses din kami pumapasok ng simbahan. Dumadalo kami sa mga pista. May dala kami mga kandila. Sumasama ako sa mga prosesyon. Kay, siyempre, mauna among relihiyon nga among nasundan sa among ginikanan. Ang ako ang relihiyon dati po kay Sakamakop Alliance Church of the Philippines. Active jud ko kay na ako'y position sa among simbahan, which is treasurer ko sa kinatibuk-ang municipality dito sa youth po. Nagtuo pud mi nga tinuod na ang Katoliko. Sa paniniwala namin, talagang ang sinasamba namin, si Kristo talaga, na yayakapin namin ang ribulto ng Hesus Kristo na nakapako sa krus. Kasi ang pagkakaintindi ko, ang sinasabi nila, yung mga santo-santo, para sa akin yun ang guide ko para makalapit ako sa Diyos. Ang Holy Trinity, ang pagtuo na mo ana sa una, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, niya, isa lang na siya. Para og 3-in-1 ba? Ang sinasampalatayanan po namin yung may Pasko. Pag Pasko, naadyon may mga Santa Claus. Sa amo ang pagtuon jud, wala gyud siya halos kalahian sa Katoliko pod. Kay naman ni Christmas, naapod mi adlaw sa mga patay, naapod mi Thanksgiving. Ug mukhaon pod mi dinuguan. Naririnig ko ang isang kaanib sa Iglesia ni Cristo ay pag hindi nakasamba,
yun po daw ay may multa. Dati, wala po akong pakialam po kasi sa Iglesia ni Cristo. Kumbaga sa akin, ano lang din po yan, relihiyon. Pare-parehas lang po lahat po ng relihiyon. Magkakaiba lang ng paniniwala. Pag dili ka mo simba, maningil daw sila. Maningil sila sa ano ba? Kalami nag maka-absent daw simba ang mga iglesia. Samtang nagbaklay ko sa park, nakita na ko ang dako kayo nga gusali nga sambahan sa Iglesia ni Cristo. Na-amaze jud ko. Nung panahon na nag-aaral na ako, high school at sa college, nakikita ko maraming mga iglesia tuwing umaga, pupunta sila sa kapilya nila. Nagtataka ako, nag-ano sa isip ko, anong kaya ang iglesia? Nung college na ako, may nakilala ako, pinakilala sa akin ng true kaibigan ko rin. Tuwing gabi, sinusundo niya ako. Nag-try naman akong pumasok, kasama siya. Unang beses ko pong dumalo ng pamahayag nung inimbitahan po ako ng aking kaklase. May mga kaibigan po kasi ako na mga iglesia. Itong nagkataon na mayroon silang tinatawag na Bible study, pamamahayag, ay inimbitahan po ako nila. Sumama po ako. Hanggang isang pamamayag, pinaunlakan ko yung binan ko at saka si Mrs. sa panganyaya sa akin na magkakaroon daw ng pamamayag sa purok. Doon ako nagsimula. Karon ang among gipuy-an nga balay, Iglesia ni Cristo. Ginainan ko niya na, Sit, pwede ka mo imong kanang bisita sa Iglesia ni Cristo. Ako, murag ni sugot na po ko nga giimbita ko niya. Dihang nagtrabaho ko o kumpanya nga piskador si Trading sa Peaceport, na ako isa ka kauban nga iglesia. Giinan ko niya nga pwede ba daw ko mo simba og iglesia. Diha to sa may Pindaton Avenue nga iglesia. Oh, mao to first time na ko nga musulod sa simbahan sa iglesia. Unang-una jud ko nga nakasulod sa iglesia, gi-invite ko ni Mama kay gusto niya ipakita sa akwa unsang kalahian jud sa akong relihiyon nga ako ang panindigan og sa Iglesia ni Cristo. Nung pumasok po ako, ang turo doon po, yung bawal kumain ng dugo. Naalala ko ang leksyon po noon. Sino po yung maliligtas? Yan po. Nabanggit po nila, ganyan po, Iglesia ni Cristo lang po yung maliligtas. Sa Biblia, ganyan po. Nangurog ko, maayo, nanginginig po ako. Kay dili ko kasabot sa akong gibati. Ug ang pagsambag yun, hanay kaayo. Nakita ko po ay yung pagkakaupo ng babae at lalaki. So iba po. So pagdating po sa loob, kahit na bisita lang po kami, ay kami po ay inayos sa loob at talagang tahimik sa loob. Napansin ko po talaga. Tsaka ano po sila yung disiplinado po pagdating po sa ano po, loob ng kapila at tsaka during pagsamba po. Ang una na kong nakita, pagsulod na ako, kanang mga awit. Kaya tanaw na ko sa ilaha dito sa tribuna, murag anghel. Kukula. Kala, kanino po nilang mga tingog? Uy, niya, nang ano ka iba? Siya kong tanaw, parang manilahi man ni ilang lingkuranan. Humanga ako sa istruktura. Humanga na ako doon. Talagang mahilig ako sa magandang building. Ni decision jud ko dahil nga mag-iglesia ko. Maminaw ko sa inyohang doktrina, kay daghan kong pangutana. Kaya, gipadayon akong paminaw. Naminaw ko sa Iglesia ni Cristo sa doktrina. Inisip ko, subukan ko kaya talaga, ano ba talaga itong napasukan ko at napakinggan ko na mabuti naman po ang mga aral. Doon po ay tuloy-tuloy na po yung aking pagsusuri. Unang-una po, sa laing relihiyon manggod, sa kung dating relihiyon, kung mubasa man og teksto, puno na kana sa opinion sa pastor. Mohimo na siya kaugalingon niyang opinion about sa pagsabot anak nga sitas. Hindi katulad sa iglesia na kapag ka binasa, ang sagot po ay mula rin po sa Biblia. So nabasa man po nako sa Biblia nga naagi sa Biblia ang mga pagtudlo sa Iglesia ni Cristo. So dako kay indiferensya.
I do it po yun. Conception ko po dati. During po doktrina ko po, lahat po nung katanungan ko po, nasagot po lahat. Ngayon, naunawaan ko na po kung bakit lagi sila nasa kapilya at saka madaling araw pa, nakikita ko sila tumutungo po sa kapilya kasi po, yung pala sila may mga tungkulin po sa iglesia. Misconception ko po dati ay si Kristo lamang po yung Panginoong Diyos po natin. Ngayon po napatunayan ko po ay si Kristo po ay hindi po isang Diyos, kundi siya po ay isang tao sa likas na kalagayan, ngunit siya po ay ating pong tagapamigitan sa ating Panginoong Diyos. Nabalaan ako nga dili di tinuod nga kanang pag mo absent ka, pabayron ka, pag kinahanglan maghatag ka bahin sa imong income para ka makamabilin ka nga iglesia ni Kristo. Dili jud tinuod kay sa akong pag-iglesia ni Kristo, nakita dyan na ako nga sinop dyan ang pagpalakad sa pamahala. Ang pinaka-turning point ko po, kaya po ako nagpatuloy sa pagiging iglesia ni Kristo ko po, ay yung tuwing nagtuturo po sila, nakabase po lahat po sa Biblia. Wala po silang anumang sariling paniniwala. Nakapasya po ako na umanib sa iglesia ni Kristo kasi malaki po talagang pagkakaiba ng iglesia at saka ng Katolik. Dito po sa Iglesia ni Kristo, dito ko po talaga natutunan at nalaman na ang Diyos pala po ay ang Ama. Ang pinaka-turning point na ako, ang gitudlo sa Katoliko, Diyos Ama, Diyos Anak, o Diyos Espiritu Santo. Samantala sa Iglesia, pagsulod na ko sa Iglesia po, ang gitudlo, Diyos Ama. At si Kristo, tao. Wala pong gitawag nga Trinidad sa iglesia. Ako ang turning point jud sa nga nagdesisyon jud ko nga moanib sa sulod sa iglesia ni Kristo. Nalipay kog maayo tungod kay dili pa ulihayon ako ang tanan. Ipaabot sa ako sa amahan ang iyahang kamot nga makakaplag sa tinuod nga dalan kung asa ang kaluwasan. Yung pinaka turning point na ang narinig ko at natanggap na aral, pag wala kang sakawan, kaya sa loob ng iglesia, walang kaligtasan ang kaluluwa. Pumasok po ako ng kwarto, hindi ba ako naglabas? Kasi alam ko po na kung ano-ano pong sasabihin nila pag nalaman po nila na magpapa-iglesia po ako. Naranasan mo talaga ng kasalukuyang nakikinig pa ako noon sa doktrina. Ang isa sa nangusig sa akin, yung pinaka-malapit sa akin na kapatid ko. Inaway ng inaway niya kami na alam, hindi namin pinapansin, pero naintindihan namin yun dahil isa yun sa doktrina ng kay aanib sa Iglesia ng Kristo. Ang kauban ako sa trabaho, nag-iingnan ko nila nga nung nisulod man ka ng Iglesia, nakanarabang Iglesia o maka-absent ka diya, ginatingil ka ana sa ilang dako-dako, nang bali na akay utang, ana ang ilang pagsulay sa kuha. Uwi po ako sa pamilya ko, sinasabi nila, uy, nandito pala ang iglesia, oh. Hindi ka na kabilang sa pamilya kasi iglesia ka na. Yung pastor po, kay nabalitaan man nila nga nag-iglesia ko, nanawag sila na ako. Nga nung gisayangan man nimo ang panahon, na naman unta ka sa pagkapastora, nga nung gisayangan man nimo ang kwarta, nga nung wala man ka nagpadayon, nga nung musulod man ka ng kulto. Ang una-una dyan akong nakalaban ang ako yung bana. Kay bisaun-saon akong pasabot sa iya, dili dyan siya musugot nga mag-iglesia ni Kristo ko. Pero, kung ginagpadala siguro ko ato sa akong bana, kay siyempre mahuyang ka no, kay bana guni mo, siguro wala dyan siguro ko na iglesia ni Kristo. Nanindigan po ako kasi po alam ko pong nasa tunay po ako na iglesia po. At alam ko po na nandito po ang akin pong kaligtasan. Nga nakasulat sa Biblia, ang may tungod sa kaluwasan. Buo na ang akong gibarugan nga, bisag unsay may tabo, iglesia ni Kristo po. Hindi talaga ako nagpadaig sa kanila. Dahil doon ko nakikita po at saka yung nag-akay po sa akin, prosigido talaga siya na maakay ako. Nung naakay na po ako, nakita ko talaga ang pagkakaiba. Kaya nanindigan ako sa sarili ko. Para sa ako, nga nung nagmalig-on jud ko, nagpadayon ko sa akong pagka-iglesia ni Kristo, kay nakita yun ako nga, walay silbi akong kinabuhi sa kalibutan o wala ko sa kawa ni Kristo.
Nabautismuhan ko 1999, diri sa General Santos City. Nabautismuhan po ako noong 1986. May 2007 po. Mayo 8, 1991. October 24, 1994. 2013, May 11 po. July 27, 1978 sa baptism sa Pateng Suba. Grabe, paglusong nako sa tubig, paminaw nako, murag ko di nako ma-explain akong gibati. Nag-celebrate jud mi atong higayuna tungod kay samara nga gitaw ako pagbalik ni ning kalibutan sa akong nakatunan nga kadaugan ug kaluwasan. Masaya-masaya po ako nung nabautismuhan ako kasi marami rin ako nakikilala kaagad ng mga kapatid. Sobrang saya ko po noon. Galak na galak po ang aking puso sapagkat ito na po yung hinihintay ko na mabautismuhan po ako. Maging ganap na po ako na iglesia ni Kristo. Ang nabago po sa aking sarili, noong araw po ako po ay laging lumalabas, barkada doon, barkada dito. Pero noong ako'y nabautismuhan na po, nawala na po yung aking pakikipagbarkada. Noong ako ay nabautismuhan na, malaki po ang pagbabago sa buhay ko. Kasi po, noon pag mayroon kang problema, parang maisip mo ang bigat. Pero noong naging iglesia ako, maraming mga pagsubok, maraming mga problema, pero parang nakayanan ko kasi tumatawag ako sa Kanya. Sa oras nga manalangin ka, naagoy imong bation nga gidungog ang imong panalangin. Tuwing may pagsubok po, hindi ko po namamalayan na napapagtagumpayan ko po ito. Tuwing nagpapanata pa lang po ako, dinidinig na po ng Diyos ang aking po mga panalangin. Ang kalahian po sa ako, nagabantay po ako sa akong mga ginasulti, na dili po ako makapasakit. Kasi po, dati po, kung unsang nasa akong huna-huna, nasuntigid na ako. Bisan pag makapasakit kong tao. Ah, daghan eh. Daghan na. Natuto na akong makamaon ako mo adjust sa pakitungo sa mga tao. Nag-ano na ko na mag-akay, mamahagi sa akong pagtuo. Noong panahon po ng pandemya, akala po namin mag-asawa na babagsak na po yung aming pong negosyo. Gawa na nga rin po na yung ibang establishmento po ay nagsara na rin po. Baka natatakot po kami na ganun din po yung mangyayari po sa amin. Kaya nagpanata po kami mag-asawa. Pinasa Diyos po namin ito na sana itulungan niya kami na mapagdagumpayan po namin ito at ipagalaw niya po aming po pangangailangan during pandemic. Kaya sa tulong at awa po ng Panginoong Diyos, during pandemya po ay hindi po kami na problema po sa aming pong financial. Baga may masalo pong sumagana po ang aming negosyo. Dumating yung pagsubok talaga na dumating yung pandemya. Talagang malaking pagsubok kasi nawalan kami lahat. Trabaho ng mga anak ko. Negosyo namin na katulad nito na call center. Na-down talaga. Lahat nawala. Pero hindi pa rin kami nawala ng pag-asa. Bilang iglesia, nandyan pa rin yung panampalataya talaga na ang Diyos lang talaga ang lapitan natin. Sa panahon po ng pandemya, patuloy pa rin yung pagsamba. Sa panukala at gabay ng Diyos na binibigay sa iglesia, hindi tayo nawawala. Ang ibang reliyon naghinto na sa pagsamba. Akong mga kaliwat, akong mga amigo nga maminaw po sila sa doktrina sa loob, sa sulod sa Iglesia ni Kristo. Hatagin niyong panahon o ipangutana ang gusto niyong pangutana. Para mabalaan nila ang dalan sa kaluwasan o may paglaom nga maluwas kita sa adlaw sa paghukom.